Recognizing the presence of Fashion Police Mike Lim. Alam mo yung box lang, kalating million yan. Just the box. I know, I'm asking for it now. And now, the price is even higher. Ha? Tumaas na daw yung presyo ng watch box. Ah, groovy daw, groovy. Sige. Halika, groovy tayo. Sama ka, Mike. Ay, yung box, Nina. Gusto ko yan. Ayoko, ayoko. Gusto ko yung box. Yung tantrums. Mag-picture mo na. Paganda rin ako eh. Gusto ko yung box na. Okay, so habang nandito si Mike Lim, tanungin na natin, no? Since this is a Louis Vuitton, no, and a Rolex club, tawag natin iFern Lifestyle Club. Okay? So obviously, no? Kita nyo naman si Madam, no? Louis Vuitton ba yung shoes mo, baby? Oh, tsaka yung pants ko. Louis Vuitton yung shoes, Louis Vuitton yung pants, Louis Vuitton yung shirt, no? Rolex yung watch. Naka-sports bra pa. Huwag mo na ipakita. Sa atin na lang yon. Okay, do you have any idea how much is your shirt? Wala. Okay, so Google nyo na lang. So how about Mike Lim? What are you wearing today? I'm wearing... Mura lang tong shirt ko eh. Y3. Issey Miyake. But my watch is expensive. Prada. Yon, Hermes. Patek 12M. Simple. You know. So yung mga taya mo sa suit mo? Ah, wala. Mga 5 tong siguro, no? 5M to eh. Tsaka ito, another 5. Ah, mura lang yan. Mga 1 something, 2M. Barya lang yan. Oh, sure. Baka may magsabi na naman, mahirap lang daw tayo kasi isa lang daw microphone natin, no? Nasaan na ba yun? Microphone ng kayamana. Oh, binagsabi sa akin, kala ko mayaman kayo, ba't isa lang microphone? Sa'yo, putang ina, padala mo lahat ng microphone dito. So, in fairness, may tatlong microphone na dumating, no? Sukatan. So, isa pa, para kay madam. Baka mamaya sabihin, wow, dalawa lang ang microphone nila. Di ba? Pero totoo, Dada, sobrang gusto ko tong box na to kasi nagtanong ako nung isang araw. Magkano ang tanong mo? Ewan ko yung maliit lang ang binili ko. Yung binili ko, a little smaller, 300. Yung... How many watches? Four no, watches? It's not for watch. For my necklace. Smaller. For my necklace. For your what? For my necklace. Smaller. Hindi kasi di ba nagpaparenovate ako? Yes, so yes. Parang yun lang yung kaya ng budget ko, yung 300,000 lang. Yung nakita ko yung Alex Pucha, mahal to ah. Exchange. May kausap ako, I don't know who, parang they were telling me, I remember si Bug Angel. Okay. Kasi she just bought the yung parang 3 million na trunk, yung malaki. Yung pareho pangarap sa office ko. Pangarap ko din nga yun eh. So sabi niya, Tom, grabe. Regaluhan mo kaya presyo. Ako ng isa noon. Ha? Regaluhan mo ko ng isa. 2 Sige. Million. 2.1. Mag-host ka pa ng mga 5 beses. Sure! Walang problema! Sure! Okay, so, you know, since we have a lifestyle club, no? Or luxury lifestyle club, based on your opinion, no, knowing all of these rich people, celebrities, what is the value of a luxury brand to the people? You know, basically, people wear luxury brands to affirm their status in society, I think. That's very important, yeah. In Tagalog, para itatak mo daw kung sino ka. So, kaya nga, why are you wearing expensive clothes and expensive jewelry? Because I grew up with expensive clothes. Boom! Seriously, I'm sorry, but I grew up with expensive clothes. That's the fact. So, what difference would it be when you see somebody wearing something like me and, you know, just for example, something like him? You know, it's sad, but okay. It's the reality of life, no? People judge you based on your appearance, yun. No? It is. That's why I always tell, you know, marami... Sorry ah, kasi kami ni Tom, kami medyo mayabang na Chinese, no? No, hindi totoo yun, sinasabi ko yun. I have a lot of rich Chinese friends. They die, they don't buy anything, they live a sad life, and people don't even know that they're rich. But you know, because they're really rich. But for you guys, if you want to meet rich people, I think you have to really package yourself. Because packaging and branding is everything, right? Yeah, packaging and branding is everything, yeah. English, hindi na naintindihan ng translate.
Uy, matatalino naman yung mga yan. Hindi ko nga naiintindihan. Oo lang ako nakuha. Maraming giniginaw. Pa-adjust yung aircon. Pahinaan yung aircon. Maraming giniginaw dito. Hindi sinasya naman. Next time, pag mag-attend kayo, dapat may jacket po kayo. Mm-hmm. Ha? Dito sa... kasi mayaman kami, kaya nakatodo yung aircon. para sa pagginawin po kayo, dala po kayong jacket. You know, it's sad, but every time you enter a party, people already gauge how much you're worth, I think. Right. No? Yeah. Yeah? Right. I think they do gauge you. And... alam nyo, sa totoo lang, I always tell this to my friends, no? Ano ba talaga definition ng mayaman? Mahirap eh, di ba? Baka sa inyo, mayaman ng... pag may 10 million ng isang tao, mayaman na sa inyo yon, di ba? Ako, at this point in my life, pag wala kang 500 million, mahirap ka sa libro ko. Tama. Agree. So, paano mo mapapatunayan? With your outer appearance, di ba? Yeah. Wala naman pakilaman tao kung may 1 billion ka sa bangko kung mukha kang pulubi, wala rin kwenta, di ba? Sabi nga ng nanay, kung hindi mo naman pwedeng dalhin. At ano yung favorite saying natin? Daig ng mayabang ang mayaman. Di ba? Eh, mo kung mga taong yaman na yaman sa akin eh. Hindi ko nga alam bakit eh. Mayaman ka naman talaga. Medyo totoo naman yun. Totoo naman yun. Medyo. Totoo naman yun. Pero syempre, in marketing, kasi nagturo din ako ng marketing. Marketing, very important the way you present yourself, the way you look, di ba? Very important for me, di ba? Kayong dalawa, wow, ang yaman, naka-Louis Vuitton, yaman. Tell them how many years you were a professor. I taught at De La Salle for 12 years. For the first 6 years, I taught public speaking in English because I was a national champion during my batch in speech. Wow. And then for the next 6 years, kasi sa sobrang social ko, nagturo na ako ng marketing because of fashion police, because of social media. Okay. Nagturo na ako ng digital marketing. Nagturo ako ng luxury marketing. Tinuro ko yan, yes. Paano ka napasok sa Who Did Better? Wala lang. Nabore lang ako sa buhay ko. Tapos binabash mo yung ang papangit ng damit. Nabore lang. Honestly, nabore lang ako. So, can you give advice to our people, no? Like our leaders? How can they improve their kailangan appearance? Kailangan mag-makeover silang lahat. Oo, social dapat. At saka naloka nga ako kanina, may naka-Prada. Sabi ko, ate, ang ganda ng Prada jacket mo. Si ate, oh. Naka-Prada jacket. At saka susunod sa uso. Susunod hindi pwedeng dapat, so yeah. Yesterday. Ako kasi medyo honestly, si Kim will not buy last season. Ako medyo bibili pa ako ng last season. Last season meaning... di ba, pag last season na, nakaraan na, medyo mas mura na siyang konti, sinisale. Ako pinapatulan ko, pero itong dalawang to, hindi nila pinapatulan yan. Ako medyo, may pagka-practical pa ako ng slide sa buhay. But still, dapat updated. Yes. Hindi, pero yung damit mo, branded pa rin. Naman. I just kahit like... last season. Kanya-kanya naman trip, kasi ako mas gusto ko yung... ang tawag dito, subtle luxury. Ano yun? In Tagalog? Subtle. Translate mo ang subtle? Hindi ko nga alam. Pagka mahirap ka, hindi mo alam na mamahalin yung suit. Ayan. Ang tawag namin dyan, quiet luxury. Ganon. Gusto ko yung parang mga si ganon. Parang si JV naloka siya kahapon kasi alam ni Attorney Reggie na naka-Tom Ford siya. Yon, yung mga ganon. Yung kasi syempre sa mga normal na tao, syempre alam natin Louis Vuitton, Fendi, Chanel, and all. Syempre pag yung mga brand na quiet luxury like Laura Piana. Yung mga gusto ko yung mga ganon. Mga trip ko yung mga ganon. Nandun na ako sa level niyo. Gusto ko mga trip ko mga ganon. Kasi matanda ka na. Oo nga. Actually. Yung call fashion that... sense yan, Laura Piana. Diyos ko, buhay pa lolo ko, Laura Piana na eh. Oo. Actually, share ko lang very quickly. I read recently, sabi niya, Louis Vuitton have two kind of products. One is for the ultra rich and one is for the regular na rich. Yung ganito daw, yung kita mo yung Louis Vuitton, yung kita mo yung LV, pang regular daw na rich yan. Yung mga sumasakay ng private plane, ito, may sariling yate, mga ganon. Ito. Yung mga brand na, hindi mo makikita na Louis Vuitton siya. Maliit lang yung logo niya. Kasi gusto nila yung quality, pero ayaw nilang ipagsigawan sa mundo na naka Louis Vuitton siya. Okay, so since we are in this business, no, we are leading the network, kailangan ganito yung damit namin ni Madam para maintindihan, ay, Louis Vuitton yung suot nila. Kasi merong example, yung t-shirt na suot ni Sir, itong plain white lang, merong Louis Vuitton na ganyan. No, ang malalaman mo lang Louis Vuitton dahil sa tag. And the ultra rich will wear that. No, meron akong ganyan pambahay. Okay, no joke. Kasi pambahay ko siya because we like the quality. No, but when I go out, I need to wear branded para makita nung network na, ay, gusto ko maging katulad ni Sir Tom.
gusto ko maging katulad ni Mama Dam Kim. Kasi sinasabi nga namin sa inyo, inaangat namin kayo eh. Pinapapasok namin kayo sa mundo namin. And we can do that by leading by example. Tama? Kailangan makita nyo sa amin para gayahin nyo. Kailangan makita nyo sa mga leaders nyo para gayahin ninyo. Make sense? Okay. So maybe you guys want to add something more. Well, you know, at the end of the day, people might say na walang kwenta yan and all. As long as you're happy, di ba? As long as, number one, sinasabi ko nga, hindi namin inuutang ang perang pambili, hindi ko ninanakaw ang perang pambili, wala kang pakialam, tama, di ba? So, ang gawin nyo, kumita kayo ng maraling pera at bilinhan nyo ang lahat ng gusto nyo bilhin. You know, I reached a point in my life, I was telling Voltaire kanya, I can buy everything I want in this world. And, you know, you can't say anything because I can afford it. You know? Boom. Gumigising ka ng late. 1 o'clock. 1 p.m., no? He wakes up at 1 p.m. Tapos hindi siya nag-work. Depende. Oh, yeah, because kaya, I don't have to work now. Kung hindi na. Kung hindi taga-iFern si Mela, hindi niya tatanggapin si Mela. Ay, hindi kaya talaga ako gumagawa ng ganun. Si Mela lang tinutulungan ko. Ay! Boom! Melay, gusto ko yung gold sa side. Ayoko tong silver. Putang ina, susi ka pa. Kanina sabi mo, gusto mo yan. Tapos ngayon, gold. Because I can afford to buy. Excuse me. Melay, gusto ko yung gold yung sa side kasi yung theme ng bahay ko puro gold. I don't like Sige, this. Sige, papatubog daw nila. Binibigyan ko lang ng idea kung anong type ko, pero I like the gold ones on the side. Meron na akong gusto pasagot kay Madam. Parang, what have the love of luxury goods like collecting Hermes bags, no? Collecting watches, wearing expensive clothes, no? Ano yung naibigay na benefit sa'yo or ano yung mga mundo na nabuksan sa'yo dahil nagko-collect ka ng, you know, 5 million, 10 million na bag, you know, nagsusuot ka ng 2 million, 10 million, 15 million na relo, meron kang mga diamonds na 15, 30 million, nagmamaneho ka ng kotse na 30 million. Ano yung mga doors na nag-open or ano yung mga nabago sa buhay mo or anong benefits that you got, no, from wearing all of these expensive things, buying all of these expensive things? Well, kanina, asan ba yung shades ko? Pabigay naman yung shades ko. Kanina, I was with the mini ladies sa Astoria. So, nag-park ako dito. Kanina lang to. Nag-park ako dito. Tapos naglakad. Sa harap? Oo, sa harap. Okay. Tapos naglakad ako. Uh-oh. Tapos nung naglalakad ako papunta ng Astoria, syempre, ayan. Pag naka-shades, parang mas maganda pag naka-shades. So, ayan siya. Ito yung complete look ko kanina. Okay. So, nung naglalakad akong ganyan. Oh my God! Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Oo nga, di ba? So, parang ngongo yan, Louis Vuitton. That's how you pronounce it. Ayoko na nga sabihin ko na LV para madali. So, kanina, nung naglalakad ako, hindi naman alam nung Astoria na... Kung sino ka. Kung anong kotse ko, di ba? Okay, okay. Pero nung naglalakad ako ganyan, dali-dali ako, sabi nila, hello, ma'am, good afternoon, ma'am, good afternoon, ma'am, good afternoon. Sasi ko, hi, 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 ganun-ganun. Tapos, nung pag-upo ko, yung ka-meeting ko, tinanong ko siya. Sabi ko, kamusta yung... kanina yung arrive ko. Uh-oh. Sabi niya, ma'am, alam ko na po, ito siguro si Mama Dam kasi Uh-oh. Kakaiba daw yung damit ko Uh-oh. When I entered the Astoria Hotel nga. Yes. So, dun pa lang, parang naglalakad ako, hindi nila nakita yung kotse ko, pero may mga bumabado naka-Vios, naka-high ace. Hindi sila naka-ganon. Kulang na ingud-ngud nila yung mukha nila. Ma'am, this way, welcome lahat. Pati yung chef nandun, Uh-oh. Tumingin siya, hi ma'am, welcome back. Parang, ha? First time ko dito, welcome back. So parang, kuya, pero close. Sad, no? Alam mo, sad siya. People are really very, judgmental, no? Based on what you... Hindi, totoo yun. Sorry, ah. Sorry. Oo, so, parang, no? Parang sa akin, naglalakad lang ako. Galing ako dito, naglakad ako. Tapos yung mga bumabado ng nakabiyos, ba, naka-high ace, gano'n. Parang hindi nila... bubuksan lang na yung pinto, parang tinatamad pa silang buksan yung pinto. Tapos yung kanina, yun, yung kasabay ko si Carl, pag gano'n ko dinadiretso ko, lahat sila, hello po, di ba? Eh, 1,000 lang naman yung laman ng wallet ko, di ba? Pero, totoo yun, pero naka-Louis Vuitton. So, yun yung experience, yung respect. Yes. Nabibili siya ng look mo. Uh-uh.
kahit saan na fancy restaurant. True. Remember, nung nasa Hong Kong tayo, yung last week, sabi nyo ba naman yung in-check na bastos? Sabi ba wala na daw, wala na daw. Pag ganun ko, oh, hi, how are you? Let's go here. Come, 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 come. Sabi ka. Tapos, sabi niya, kilala mo? Hindi, first time ko nga dito eh. So parang, siguro... Dinaan pag, sa packaging. Siguro, yung mata niya, shit, mahirap, mahina dito, 500 Hong Kong dollar. Di ba, 500, 500, 500. So pinaupo niya akong ganun sa... May upuan pala. Pero yung nasa unahan ko... Hindi nila... Yung we need to tell them the front part of the story. We went to expensive restaurant in Hong Kong. It's a fancy restaurant, yeah. Yung mga nasa harapan namin, pagka wala kang reservation, di na pinapapasok. Kasi, di ba ganun sa Hong Kong? Kasi it's either they're fully booked or talagang siguro hindi pumasa sa standard. Baka yung sa harapan, peking duck lang yung sa harapan namin, puro wala na daw, fully booked daw. Pagdating namin, syempre, baka sakali kami kasi 2 nights lang kami sa Hong Kong eh. Eh, mahilig kami kumain na masarap. Yun. Pag sabi niya, do you have 2 seats for us? Biglang, oh, come, come, come. Bigla kaming hinila para walang masabi yung mga sinabi nilang walang upuan. Parang pinalabas nung nandun sa ano tago na the door lady, the door lady, no, or the GRO, whatever you call her. Na parang pinapalabas niya na dati na kaming kliyente or meron kaming reservation para hindi nakakahiya dun sa sinabi niyang wala nang upuan. 'Di ba? Bigla, "Oh, come here," bigla siya hinila. Kaya sabi ko, "Kilala mo siya?" Hindi. And to add up to that, kasi kami Chinese kami ni Tom, no. Yeah. We always say Hong Kong is the most materialistic society in the world. Mm. Hong Kong kahit mga sales lady doon naka Rolex. Yes. Yes. Pero pagpunta mo sa bahay nila, parang bahay lang ng daga yung bahay. Basta naka-Rolex sila. Sabi ni Auntie, ganon sila. Walang joke to. Kalapate. Actually, bahay ng kalapate. Walang joke. Hong Kong is like that. Hong Kong, what you see, yan yung kayamanan nila. That's Hong Kong for you. It is really like that. Singapore is slowly becoming like that, but they're not. But Hong Kong talaga, culture talaga nila yan. Mm. Your outer appearance matters. I think perfect example lang Hong Kong. Mm. Kailangan branded. Can you share about the... You know, famous celebrities na naging kaibigan mo because of Hermes or whatever, luxury. Oh, hindi naman kita kinaibigan dahil mayaman ka. Baka sabihin nila, kinaibigan lang kita kasi mayaman na talaga ako, ah. Oh, well, sa Hermes store Manila, na-meet ko si Heart Evangelista, si Bess. Kasi nakatayo ako doon, tapos binati niya yung bag ko. Uh-oh. Tapos sabi niya, oh, your bag is so beautiful, ganon. So marami ako na-meet sa mga luxury stores. Uh-oh. And then syempre, lagi ako na-invite. Pag na-invite ako, chika-chika, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako, oo na, hindi na marunong mag-English. Pero ang galing ko mag-English nung kausap ko si Benoit. Nilaban mong English. Mo. Oo, kasi sabi mo... Confidence lang yan. Hindi, sabi mo kasi... French yan, hindi rin marunong mag-English yan. Oh, sinabi ko dito. Sabi ko, bakla okay lang yan, ilaban sabi mo. Sabi mo sa kanya, best proud ka sa akin, rubbing elbow ko si Benoit, yung the great, great, great... Ang sagot ka sa kanya, French yan, hindi naman marunong mag-English yan. Sira ulo, di ba? So yun, confident yung naibigay sa akin kasi kinakausap ko si great, great, great grandson ni Louis Vuitton, si Benoit. So dahil naka Louis Vuitton ako, rubbing elbow kami dalawa. Chika. So, kahit na sumisemple lang yung English ko, pero feeling ko mas magaling akong mag-English sa kanya. Oo, French naman siya. Ayun na nga. So, yun. Ang lakas ng loob ko. Alam ko, minessage mo sa akin, best! Nilaban ko English mo. Gaga French yan, di marunong mag-English yan. Basher. Totoo naman, di ba? Tapos, sabi ko, feeling ano nilaglag? Bili ko nga mag-English yun. So, inad niya kagad ako. Paglabas ko nung... Paano ka hindi i-add? Naka-10 million ka doon? Nakakaloka ka? 16. I-add ka ta- 16, sorry. 16 million. So, inad niya kagad ako. And yung mga celebrity, inaamin naman nila na idol daw nila. So, sino isang artista na add sa'yo? Sino yung Chris Bernal ba yun? Add na add sa'yo? Hindi mo naka-FB Live tayo. I don't care. It's a reality. Ba? Tsaka wala naman ako sinabing masama, ah. Hindi kasi... Ina-add ka, di ba ayaw mo i-accept? Hindi. Hindi. Alam mo, ako lang talaga kaya maglaglag sa'yo kahit saan tayo pumunta. No? Si Tom, medyo minsan, medyo may delikadesa pa ako, dire-diretso ako sa'yo, eh, no? Hindi, kasi ina-admire nila. Siyempre, nag-work sila. Hindi sila na-admire sa'yo, nainggit lang sila sa'yo. Hindi. Naingit sila.
Nalalamig niya ako. Alam ko, pag, alam mo, pagkatabi ko yan, lagi yan natatakot. Nandun ba kayo nung isang araw, dilat ng dilat sa akin? Habi ko, hoy, wag mo ako didilatan, hindi ako natatakot sa iyo, ah. Hindi. Ayun na nga. So, yung Instagram ko, pinafollow nila ako. Siyempre, naano sila, sino, who the hell, who the fuck is Kim's Diary? Ganun. So, ayun, lagi na invite. So, maraming, siyempre, pagdadating tayo sa mga event, maraming nalalapit na mas mayaman pa sa amin. Uy, si Kim's Diary, si Kim's Diary. Kasi nga, nakilala na ako sa Himalayan na, ano, na collection. Tama. Yun. So, yun po. Okay. Mabait ako. Kasi andito ako eh. Nilalaman mo na ko ni So, any, ano, usually when I come down, no, I need to read the checks of the people. Wow. No? So, advance congratulations no, to the people who Kailan are kaya here. Kailan kaya ako magkaka-check dito? No? Wow. Dami kong check dito. Trabahuin mo na yung account mo. By the way, Mike Lim is a member. Yeah, member ako. Hindi lang ako masyadong active kasi, you know, mayaman ako. So, chill-chill lang. Ang buhay ng mayaman, oo, 1 p.m. ka, gumigising, tapos natutulog ka. Mga 3? Tapos, hindi, pero honest to ha, walang etches, baka kala nila nalulok. Wala akong ginagawa. Sarap. Tapos, sabi nga ni Melay lagi. Every day, chinecheck lang niya kung magkano na interest niya sa bangko. Tsaka chinecheck ko kung tumataas ng dolyar. Kung mataas ng dolyar, happy-happy ako. Medyo depressed ako lately kasi ang baba ng dolyar, di ba? Dapat binenta mo na nung nag-59. Yung na nga nung 59 no? Eh, no? Oo nga, eh, sayang. Yun. Tapos kung mag-stay siya sa abroad, di ba? Tatlong linggo. Two weeks. So, kasi wala kami ginagawa. Uh-oh. Higa-higa, kape-kape. Hindi, totoo. Sabi nga ni Melay, naloka siya. Message siya na message. Sorry, kakagis. Ah, nung isang araw, itong bruhang to. Sabi ba naman sa akin, Sir, pwede ba tayo mag-meet ng 11? Sino ka para i-meet kita ng 11? Tulog pa ako noon. Hindi, totoo, ginanong ko siya. Sabi ko, sino ka para magising ako? Eh kung si Kim's Diary, hindi ako napapagising ng 11 o'clock. Papagisingin mo ako ng 11 o'clock? Ah. Eto pa! Oy, best! Dinala na yung sauna kanina! Oo, kanina. Ay, nako! Nakakaloka to! Galing sa akin yun. Oo. Okay, ano nangyari? Kasi meron isang girl, type na type kaming dalawa. Gusto daw kami regaluhan. Okay, fine. Tapos, pero bes, bago pa yun sa'yo, sinabi naman niya sa akin, regardless kung magpa-photoshoot ka o hindi, niregaluhan na talaga ako. So, okay na ako nun. As my road manager. Sabi na raw nila, gusto raw nila isali si Kim dun sa photoshoot. Nagbebenta sila yung mahal na massage chair, tsaka yung sauna, yung pambahay na sauna. Mahal yun, I think mahal yun, no? It's a few. Well, anyway, niregalo lang sa atin, so kebs na. Tapos, ang nangyari dun, sabi niya, sige. Eh, ito, nabubudol ko to eh. Pag may kailangan kayo sa akin yung magsasabi, ako magsasabi sa kanya. Kasi magno-know yan eh. Sabi ko, Bes, magpipictorial tayo. Okay, niregaluhan ka ng sauna. Sabi mo, nag-oo na ako. Nag-oo na ako, sauna ko. Aba, nag-text ba naman ang call time, 5 a.m.? Sinabi ko, Bes, hindi na tayo tutuloy. Tulog ba ako nun? Sabi ko, kaloka, 5 a.m.? Over. Kinansel ko. Pero sa sobrang type niya si Kim, pinadala kanina, alam ko papadalay. Kasi sabi niya, mag-content lang daw tayong dalawa dun sa sauna, pwede na daw. See, binigyan ka pa rin ng sauna sa akin ng galing yun, mahal yun ha. So maraming, ayan na nga. So, nawala mag-content tayo dun sa sauna. Pag yun nga, naka-luxury na ano ka, magandang kotse, naka-Rolex and everything. Siyempre yung mga may-ari na mga ibang company or ibang businesses, kukunin ka nilang model kasi yun kan eh. Oy, pag sinabi, actually, let's not use the word model, baka mabash tayo. No? Ambassador is the right word. Oo, yun nga. Kaya ka na dyan eh. Kasi pag model, kailangan perfect figure, you know. Matangkad, no? Maliit ang puson, maliit ang legs. Over, malaki ba yung legs ko? Malaki. Oo, yun kailangan mo palay po yung legs mo. Actually. So, yun kanina. Tapos sabi ko kay, sabi ni baby. Nag-text siya sa akin kanina umaga, best, ba't nandito yung sauna? Ang aga. Actually, last Sunday niya gusto i-deliver. Sabi ko, meron kaming event sa iFerno. Sunday dapat yun. Eh, nakalimutan ko, hindi niya sinabi. Kaya nung nagisikan ko ng alauna, sabi ko, ano tong sauna? Sabi ko, ah, best regalo sa'yo yan. Oh, tapos sabi ni Dada, sabi ni ito, sabi niya, baby, may sauna. Ha? Wala akong order! Sabi ko, kagod eh. Sabi niya, eh, andito na eh. Sabi ko, tingnan mo yung resibo. Sino nag-order? Tapos nakalagay, ex-deal. Ah, sabi ko, palakpak! Ah, sosyal okay. Si Kim! Dahil kay Mike Lee, may libreng sauna! Ayan. Tapos, bukod doon, syempre, nami-meet ko yung mga matataas na tao. Mm-mm. Not literally matangkad.
ayan, kagaya si Nalam, nagkakaroon kami ng opportunity na makilala yung sila. Yung ibig niya sabihin si, Lam, ah, si, Lam, Liz, si Lisa Araneta Marcos. Oo, oh, si First Lady. Oh, oh. Nakakaloka ditong baklang to eh. Alam mo ba, nakipag-dinner siya sa kay First Lady. Grabe yung suot niya, ang laki. Sabi ng mga friends ko na social sa akin, alam mo, sabihin mo kay Kim, next time pag First Lady ang kasama niya, huwag masyadong malaking suot niya. No? Nagpipicture sila, ganyan. No? Ang laki-laki ng pakpak niya si First Lady. Nakaganon. Walang hiya ka rin. Huwag ka nga ganon. Kasi malaking, alam mo, Filipiniana kasi ito, alam mo naman to, KSP din to, nagpagawa siya, napakalaki na pakpak, nagpipicture sila, ganun, no? Sabi ko, bes, ang laki naman ng pakpak mo, wag naman ganyan. I got just si First Lady. Ito kasi sa akin, hindi pwedeng-pwede na. Yeah. So pagdating ko, syempre, lahat ng mga friend mong social, lumingon, shit, sino siya? Sinimplihan ko lang noon, bes, nalikaw lang ako noon. Wala. Pero ang laki ng, ano tawag doon? Pompiang. Tawag namin doon yung Filipiniana, Pompiang. Ang laki! So, dahil doon, at... Pero alam mo, iba ka rin talaga no, gumawa ng eksena, no? Believe talaga kasi iba ka talaga gumawa ng eksena. Ibibigay ko sa'yo yung bakla ka. Tapos, meron ako, bakit yung mga friend ko yung sumasagot ng ano? Kayo yung magiging talent manager ko. This coming, ano na bang, May po, kasama po ako sa Malacanang na magmo-model ng gown. Totoo ba yan? Ni Puy Quiñones. Totoo? Yes. Sino nag-text sa'yo? Kasi nag-text daw sa akin, hindi ko naman nabasa. Tapos sabi ni Bang, putang ina mo, ganun ulit. Parang ikaw. Tang ina mo, nag-text sa'yo, ayaw mo mo, Malacanang, mag-ano ka, chuchu. Sabi ko, ha? Numuon na ako, magpapayat ka, huwag ka kumain. Nako! Huwag ka nang kakain ng laki ng puson mo, tigilan mo ako. So yun. So hindi ako naka-reply. Tawagan mo ngayon si Bang. So, si Bang yung ano, isang umoo. Pag hindi ako sumasagot kay Dr. Abelo, ayan, siya yung... Ako yung nahanap. Wait, sabi pala ni Doc, mag-dinner daw tayo April. Oh yes, nag-message siya sa akin. Invited din tayo sa New York Bling Bling Empire kasama si Tina... Craig? Tina Leong. Tina Leong. Yes, magdi-dinner sa saan? Bahay ni Belo. Ah, talaga? Ito, sa 3, April 3. Ay, wala ako dito. I'm going to Taiwan, di ba? 2 weeks ako doon. April 3, yun. So, may mga, yun na yun. Saya, no? Connection that they don't have. You have? Oo. Hindi, yung iba kasi, sinisiksik nila yung sarili nila eh. Pagka buo ka na, di ba, pag nakita ka pala, invite mo nga yun, sino ba yun? Kaya, alam mo, ang motto namin dalawa, if you're not invited, don't go. You don't invite me, I don't go. Excuse me. Oh, halika na. Baka ibigin na natin ng floor. Ito yun, no? Ah, yung sauna, yan ba yan? Huwi, saan yun nilagay? Sa likod ng bahay. Sa tabi ng jacuzzi. Sa tabi ng jacuzzi. Hindi ba naano yan? Naulanan na? Ay, hindi, may bubungin sa taas, sige, best. Next picture. Uy, mahal yan. O, si... O, yan na. No, kasi sinabi ko, best, gusto mo ba ng massage chair? Eh, maganda na yung massage chair nila. Sabi ko, sauna na lang sa'yo, sauna. Ang taray. Last na nag-picture dyan, si Bea Alonso eh. Ah, si Bea Alonso, meron dyan si Cian Lim, binigyan din yata. So, paano pag umupo ako doon, ano, mukhang ni Bea Alonso? Hindi, eh. Bea Malonso ka dyan. Next. Paano tayo magkukunti? Ay, alam mo, suotin mo, maganda dyan, yung Louis Vuitton na swimsuit. Tapos sabi pasok mo, ka dyan. Pero hanggang sa taas lang kasi malaki legs mo, hindi ko pipicture na yung baba. Yung taas lang. Di ba naka-bathroom pag nagkaan? Karirin mo, mag-swimsuit ka. Mag-isip tayo ng content kung anong gagawin natin dalawa. Diyan, regalo sa kanya yan, in fairness. Through me, of course. Ayun yung Zion Philippines. Oo, niregaluan din ako ng massage chair. Binigay ko sa tatay ko. Anin ko naman yun. Ayan. Sige. Sosyal! Nagulat ka? So, kaninang umaga lang to, promise. Walang etchos. Nagulat din ako. Kasi hindi ako sinabihan dati Sunday eh. Saya, no? You know, libre lang yan. Ayun. Pagka mayaman ka, maraming libre. Oh, mahina dyan ng 200,000 yan. I think it's about 200,000. So that's why the rich get richer. Aren't diba? You happy? 200, ito yung truck nila. So ROI na yung ano, mga so post yun yung ko sa Instagram. So yun sa'yo, no? Mike, Zion, VIP. Zion. Mo, ano? 130,000 Ay, mahal din, no? O Jessica, yun yung binigay na sa atin, no? Hindi ko pa nakita. Pinadala ko na sa parents ko, eh. Sa sobrang laki nga ng, ano, box massage chair, hindi nila maakyat sa second floor kasi nasa townhouse lang kami. Okay, so
yung TikTok na download mo. Yeah, papakita lang natin kasi for the people yung kinikwento nilang pasabog niya na gown yung minute niya si First Lady. Ay, oo, yung pompiang niya kaloka yun, no? Sabi ko, ayan, no? Tingnan mo, baklang yan, no? Ang laki ng pompiang. Si Beso mo, pagkasama si First Lady, huwag masyado malaking Pilipinyanan niya. Huwag hayaan mo makakarating yan. Kasi alam nila, sa akin ang nakikinig yan eh. Oh, next time, liitan natin ng konti, ha? Nakakahiya, Beso, natamaan mo siya eh. Eh, ini-invite nga ulit ako eh. Oh. Kasi tinamaan mo siya eh. Actually, dahil tinamaan, kaya natandaan. Sabi ko nga, that's how you make so, an expression. So, yung party na yan, matatandaan mo yes. Tatlong bagay lang. Si First Lady, yung pompiang niya, saka si Iper, nang free. Ah. Yes, totoo. Kaya,
Ganun din yun, pag naka-LV kayo, naka-Rolex, sasabihin dun sa Asari Sir, sino ba yung mayabang kanina na naka-LV at naka-Rolex? Anong kumpanya galing yan? Ah, galing iFern, mayabang yan eh. Oh. Hindi mayabang, mayaman. Mayabang na mayaman. You know what? I always say, hindi masama maging mayabang basta pinaghirapan mo ang pera. Yeah. True. At wala silang pakialam kung anong bibilhin ko basta hindi ko inutang, hindi ko ninakaw. Tama? Bes, meron akong tanong sa'yo. Oo. Kasi meron na bash recently. Oo. Yung dog niya, oo, taga-America to, yung oo, dog niya, business class niya. Ay, Choy. Ah, yun naman. Pero support, ano siya, emotional support, Eme. Well, yes. Pero eto na nga. Okay, ano masasagot mo dun sa mga taong wala nang sinabi? Like, for example, sasabihin nila, ngayon, for sure, mababash tayo. Uh-oh. Ay, naku, mayabang naman yun. Tinanong, ang dami mong papakain. Gets ko lang. Sarelo mo. Gets ko lang yun. Okay. Ako, basta tayo, hindi tayo tumapak ng ibang tao, hindi tayo nag-agrabyado ng ibang tao, okay yon. Pero in fairness dun sa aso na yun, kasi katulad ko, lagi ako naka-business class, ang puwit ko, hindi sumasakay sa economy, excuse me. Ayoko sa aso eh. Siguro, since yon parang natapakan na niya yung karapatan ko at kaligayahan ko, medyo hindi okay yun sa akin. Ang sabi kasi nag-gets nila, yung point ko? Kasi yung sinakay mo yung aso, eh paano pag takot ako sa aso, ayoko sa aso. Hindi yun yung issue nila, patapusin mo kasi ako. O, ano yung issue niya? Pero kahit na ayoko pa rin sa aso. Hindi, ang issue nila, sana yung ibinili daw na ticket nung aso is pinamigay na lang daw sa bata na maraming nabubuto. Ah, hindi eh, hindi eh. Tapos, halimbawa, pera niya yun eh. Eto no, yan, no. Halimbawa sabihin, no, no, na no, naging, no, wait no. Wait lang, let me finish. No, 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 no. Okay. No, 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 no. Sinabi ng mga basher na, yaan sa 12 million mo na relo, kung ibibigay mo yan sa mahihirap, marami kang matutulungan. Alam mo, hindi mauubos ang mahihirap sa Pilipinas. At hindi nating obligasyon tulungan ng lahat na mahihirap. Pero basta tumulong ka, pasok ka na sa banga. For me, ah. Kasi ako tumutulong. Ako, at again, I will say this, not because I'm mayabang. I can literally buy everything I want. But I also help other people in my small ways. Kasi ito, may tanong ako sa akin na naman napunta. Siya kasi sobra-sobra na yung tulong niya eh. For me, sobra-sobra na yun. Ano yung masasabi mo? Saan nila? Talk show ba natin dalawa to? May tatanungin lang ako. Talk show na naman natin dalawa to. Nagugutom na ako, hindi ba ako kumakain ha? Papakainin kita sandali. May tatanong lang ako. Yung iba kasing member ng iFern, nahihiya sila na i-post yung mga Rolex nila. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Wala kayong utang sa mga kamag-anak nyong mahihirap. Gusto nilang yumaman? Sumali sila sa iFern. Diba? You don't, alam mo, you know what? Filipinos, I always say this, Filipinos are sometimes too selfless. Parang feeling nyo, utang nyo sa mga kamag-anak nyo na mahihirap ang pera nyo. Hindi. Pera nyo yan eh. Kung gusto nyo magbigay, ayaw nyo magbigay, choice nyo yan eh. Tama o mali? Alam mo kaya hindi ko na-gets na parang yung mga papaarali ng pamangkin, papaarali ng pati yung mga apo sa tuhod. Sabi ko, it's not your obligation. You have the choice eh to say yes or no. Pero hindi siya obligation. Kaming mga Chinese kasi kami hindi ganun eh. Diba? I always say that. Sometimes Filipinos, hindi mo alam kung minsan sobrang bobo na ba? O sobrang selfless ba? Parang gusto ko, alam mo, nakakaawa. Kasi ako, I always say this eh. Palagi akong pumunta sa Paris before pandemic. 2 times, 3 times a year. So sobrang bait ko sa mga tao doon. Naka first class ka. First class ako usually pag Paris. Kasi naka-upgrade naman ako. Ang mga barkada ko doon, mga OFW, alam mo, naawa ako sa kanila. Bakit? Si Tita Susan doon, parang ilang years na siya sa Paris, nagti-TNT siya. Pati daw yung apo niya ngayon, pinapaaral pa siya. Sabi ko, Tita, ang boba mo naman. Kasi daw... Hindi si Teng yun. Yung isang, si Teng na meet mo, di ba? Yung sa Okada, gusto niya. Si Tita daw, pinag-aral niya yung daughter niya, hindi nagtapos, nagpabuntes. Ngayon, iniwan ng asawa. Sabi ko, Tita,
hindi mo na obligasyon yung apo mong paaralin. Pinaaral mo na yung anak mo. Now, kasalanan niya kung hindi niya tinapos yung pag-aaral niya, di ba? Choice na niya yan eh. Pero hindi mo na obligasyon yung tita. Tita, uugod-ugod ko na sa kakalinis ng bahay sa Paris. Nakakaawa ka naman. That's what I'm saying. It's your money. If you wanna buy Louis Vuitton, if you wanna buy Rolex, it's your choice. You don't owe your money to your poor relatives. Lagi ko sinasabi kanila, Melay, yan, Melay, hindi mong utang sa mga kamag-anak mo mahihirap ang pera mo. Kung gusto mo bumili, bumili ka lang. Basta hindi mo ninakaw sa kanila, go ka lang. Eh ano naman yung isasagot ng mga taga-IFER na yumaman ka lang, ang yabang-yabang mo na. Eh dahil meron ako pagmamayabang ngayon. Tapos yung pautang naman. Ah, hindi. Bayaran ko 8,000 mo, sumama ka sa IFER, sumali ka. Diba? Ay, actually ako, badok po, hindi ako nagpapautang. I told myself, never, no. Ako, ibibigay ko na lang sa'yo. If kunyari may mangutang sa akin, alam mo, maraming boys nag-uutang sa akin, alam mo naman, di ba? Pero masarap. Oh, masarap naman, in fairness. Pero ang ginagawa ko pag-uutang sa akin ng 10,000, alam mo, yan ang kailangan ituro ko kay Kimi. Nakakainis to. Ay, tara na. Kunyari mag-utang sa akin 10,000, bigyan ko 3,000, sasabihin ko sa iyo na yan, huwag mo na isolit, tulong ko na sa iyo. Yung 7,000, ikaw na ang maghanap. Hindi katulad ni Kimi, may nagpapatulong. I-charge na lahat sa credit card. Sabi ko, best boba ka dyan, mali ka dyan. Tulong ka konti, huwag lahat. Diba, hindi naman porket nag... Oh my God, I'm saying too much. Buti naman, tinablang ka sa tingin ko, diba? Kanina pa ako dilat na dilat eh. Basta kung tutulong ka, best, ito lang, ito kasing babaeng to, sobra-sobra eh. Pag humingi sa'yo na 100, bigyan mo mga 20. Pwede niyan 20% lang. Ha? Anong sila yung issue? Hindi issue ka rin eh. Kailangan, halika, sa sermonan kita, halika. Alam mo, minsan boba ka rin eh, no? Kung magpapakain ng... Papatay nga yung mic nito. Hindi, basta best, ito lang. Okay tumulong, pero wag sobra-sobra. Tama ba? Palakpak kung naniniwala kay sa akin. Pakisabi kay Kim yan. Wag sobra-sobra, best. Wag sobra-sobra. Kunyari, kung 100 ang hiningi sa'yo, 100,000 man yan, o 100 piso, bigay mo 20 pesos lang, o 20,000, makakatulong ka na yan. Hindi mo utang sa kanila yung tulong eh. Hindi eh. Tulong eh. You have the choice eh. I always say... Eh kasi di ba minsan parang... Hindi. Kasi ang tao, aasa na lang sa'yo eh. Diba? Sasabihin ko lagi, itong bigyan kita nitong, o kunyari na lang, utang 100,000, o ito 20 ha, panggamot sa anak mo, yung 80, idiskarte mo na lang, diba? I mean, para dumiskarte din naman sila. Huwag mo ibibigay lahat, bes. Yan yung sakit mo sa buhay eh. Alam mo, mahilig sa mga taong nagluloko sa'yo eh. Alam mo, sa lahat ng kaibigan mo, ako na lang ang hindi nagluloko sa'yo. Okay, palakpakan natin si Mike Lim at si Mama Dam Kim. Kakain na kami! Baka mamaya magsalita pa siya habang naglalakad eh.